ang pinakamahirap na naranasan ko, yung mag-aalaga ng mga bata at magpa-aral. Lalo na ang hanap buhay namin ay itong tricycle driver. Noong araw, mahirap maghanap ng mga pasahero. Minsan, uuwi ka, kakaunti lang ang kita. Nararanasan namin lahat kung saan-saan kami uutang para lang namin matustusan yung mga anak namin para makatapos ng pag-aaral. Naranasan namin kumukuha ng mga 5-6. Lagi naman na nagpayad namin yan 200 araw-araw hanggang sa nakaraos kami. Ngayon, natapos na sila. Ayahay na. Yun, ang pinakamasarap na bahagi, ito, yung natapos na sila. Kumbaga, ay masaya na kaming pamilya at natapos din sila at nagkaroon na sila ng mga sarili-sariling trabaho. Ngayon, ang ano ko naman namin ngayon, kaming mag-asawa naman. Ang pinakamasarap na bahagi ng pagiging isang tatay, yung nakikita na palusog yung mga anak mo, walang sakit, saka na ibibigay mo yung mga pangangailangan nila. Para sa akin, ang pinakamahirap na bahagi ng pagiging isang tatay, yung hindi mo na ibibigay yung pangangailangan nila, nakita mo sila na yung nagkakasakit, wag naman sana. Ang pinakamasarap lang para sa akin, yung maging masaya kayo, yun lang, na malusog ang mga anak mo, makita mo masikla sila. Yun, okay na sa akin yun. Sa naranasan ko yan, nung kasi ako nung nag-asawa ko, 19. So, naranasan ko na naging hanggang sa nag-asawa ko nung 19, na napakahirap yung pinasok ko na wala akong trabaho. Tapos dumating yung punto na nagkaanak na ako, na umaasa pa rin ako sa magulang ko, na wala rin trabaho. So, lahat ng trabaho, pinasok ko, magkargador, nagtatanim ng palay, basta mabuhay lang yung anak ko. Kasi naging dalawa yung anak ko, tapos naranasan ko pa na yung misis ko, nasisarin siya 2 beses. So, sobrang talaga hirap ang dinaras ko noon. Siguro ang pinakamasarap na naging bagay na yung mga anak kapag-aral ko, kahit na may nakatapos sila, yun may hindi. Pero masaya na ako kasi napagtapos ko sila. Yun ang pinakamagandang bagay na nangyari sa buhay ko. Sa akin, walang mahirap maging tatay. Bilang isang magulang, ang pagpapamilya is responsibilidad. Pero hindi sa akin mahirap yun. Sa talang buhay ko lang, ha? Sa karanasan ko, pagpamilya ko din nahirapan. Kahit ako'y mahirap, sa haba din naman ng panahon, ako nag-asawa 1981, tapos nagkaanak ko 85. Nag-aral yung mga anak ko, nagtatrabaho ko, nag-abwid ako. Lahat ay ginawa ko ng halat ang pangarap ko sa buhay. At least, nakuha ko yung pangarap ko sa mga anak. Napag-aral ko, nakatapos sila. Ang pinakamasarap is the best. Bilang isang magulang, sample ako nag-asawa. Siyempre, mahal mo yung asawa mo. Kanang yung asawa, tapos nagkana kayo. Tapos yung pinakamasarap, yung baga naisip siyempre, bilang isang magulang, paano kaya magiging buhay? Paano kong gagawin? Siyempre, maghahanggad ka nung magkatrabaho ka lagi. Tapos yung pag nag-aaral na, mapag-aaral mo sila. Ay yung mga anak ko, mapalibasa. Ang pinakamasarap na buhay ko, nangyari, sarap na. Lumabas yung mga anak ko, matatalino. Kaya napag-aaral ko sila. Alam ko sa nag-aaral yun? Government school lang eh. Kaya lang sa UP lang nag-aaral na. Yabang ano. Mga UP graduate yun. Bonpasser pa lahat. Yan ang pangarap ko. Doon ako masaya. Sabi ko, yun ang kayamanan ko, Panginoon. Dinigay mo sa akin. Maligayan ako. No two fathers are alike. Ibig sabihin, magkakaiba ang style ng tatay sa pagpapalaki sa kaniyang anak. Ayon sa psychology, ilan sa mga makatutulong para maging mabuting ama ay ang pagkakaroon ng quality time para sa mga anak. Pagtuturo sa anak na maging maunawain at mapagpatawad. At ang pagiging involved o pag-alam sa nangyayari sa buhay ng anak.
ano naman kaya ang maipapayo ng Biblia sa mga ama ng tahanan? Alam mo, ang pangunang paraan ng pagpapari di pamilya, dapat matuto ka ng aral ng Diyos. Unang-una yun eh, kasi ang sabi doon sa Efeso, kapitulo 6, versikulo 4. At kayong mga ama, huwag ninyong ipamungkahi sa galit ang inyong mga anak, kundi inyong turuan sila ayon sa saway at aral ng Panginoon. Sa pag-aalaga sa anak, ang sabi sa mga ama, tuturuan nyo sila ayon sa saway at aral ng Panginoon. Ang ibig sabihin nun, ikaw ang unang dapat alam mo yung aral ng Panginoon. Paano mong ituturo sa anak mo yung hindi mo mismo alam? Turuan nyo sila ng aral at saway ng Panginoon. 22:6 ng Kawikaan. Turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran, at pagka tumandaman siya, ay hindi niya hihiwalayan. Bata pa lang, mag-uumpisa ka na magturo. Eh ang punto ko, para ka maging talagang padre di pamilya, ikaw ang unang-unang dapat makaalam ng aral at saway ng Diyos. Yung mga instructions from the Lord, dapat alam mo. Miski sa pakikisama sa asawa, dapat alam mo rin eh. Unang Pedro 3:7. Gayun din naman kayong mga lalaki, magsipamahay kayong kasama ng inyong asawa ayon sa pagkakilala. Tamo, yung punta na yun, ano? Kayong mga lalaki, mamahay kayo kasama ng inyong asawa ayon sa pagkakilala. Ibig sabihin, you will dwell with your wife according to the faith, according to righteousness, ayon sa pagkakilala. Pagkakilala sa Panginoon. Ang ipapakisama mo sa asawa mo, yung paraan ng Diyos, kung paano mo siya tatratuhin, kung paano mo siya mamahalin, kung paano mo siya igagalang. Tuloy natin, umpisa natin uli, kapatid na Daniel. Gayon din naman, kayong mga lalaki, magsipamahay kayong kasama ng inyong asawa ayon sa pagkakilala. Napakundanganan ang babae na gaya ng marupok na sisidlan. Yamang kayo na may kasamang tagapagmana ng biyaya ng kabuhayan, upang ang inyong mga panalangin ay huwag mapigilan. Maliwanag, makikisama ka sa asawa mo ayon sa pagkakilala, papakundanganan mo yung babae gaya ng marupok na sisidlan. Giving honor unto the wife as unto the weaker vessel. Aalalayan mo asawa mo, hindi mo sasaktan ng damdamin, hindi ka magiging mapait sa iyong asawa, kasi batas yun eh. Basahin natin sa Kolosas 3:19. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging mapait sa kanila. Pero lalaki mapait sa babae, kung magsalita parang ang kausap niya, kaaway niya. Parang ang kausap niya eh, alila niya o alipin niya. Ang babae, binibigyan ng pagpapataan. Pakundanganan ninyo ang asawa nyo, parang marupok na sisidlan. Ang ibig sabihin ng weaker vessel. Halimbawa, iinom ka sa plastic na baso. Kahit ibalibag mo, okay lang eh. Pero pag ang iinuman mo, yung basong babasagin, abay, dinadahan-dahan mo ang paghawak. Dinadahan-dahan mo rin ang paglalapag. Hindi kahit balibag, mababasag yan. Ganon ang babae, parang marupok na sisidlan. Kaya mula sa pakikisama sa asawa hanggang sa pagdadala ng anak at ng pamilya, kailangan alam mo yung aral ng Diyos. Basahin natin ang 5:8 ng unang Timoteo. Datapwat kung ang sino man ay hindi nagkakandili sa mga sariling kanya, lalong-lalo na sa kanyang sariling sangbahayan, ay tumanggi siya sa pananampalataya at lalong masama kaysa hindi sumasampalataya. Pat pala, ang isang tao kinakandili niya yung kanyang sariling sambahayan, yung sariling kanya, all that is within his domain. Ang sino mang hindi nagkakandili sa mga sariling kanya, lalong-lalo na sa kanyang sariling sambahayan, yung mga irresponsable, nagpadre di pamilya, walang makain ng pamilya, nandun siya sa barkada,
lasingan, sa sugal, sa bisyo, yan hindi dapat ikinukonsider padre di pamilya yung mga yan eh. Walang karapatang magpamilya yung mga ganun, mga irresponsable. Pag hindi ka nagkakandili sa iyong sariling sambahayan, ay tumanggi ka sa pananampalataya, you have refused the faith, and you are worse, mas masama ka pa kaysa sa hindi sumasampalataya. Paano ang tamang paraan ng pagpapadre di pamilya? Mula sa pakikisama sa asawa hanggang sa pagpapalaki ng anak, sa pagdadala ng pamilya, dapat matutunan mo muna ang aral ng Diyos.